at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror, o droga na hindi angkop sa mga bata. Oops, andyan pala kayo, no? Shout out everyone and thank you so much. So yun guys, nung nailabas na si B-Boy kung saan naroon si Lucas, so nagdesisyon na ito si Maxine na ilabas na ni Diego si B-Boy. So habang kausap ni Maxine si Lucas, so alam ni Maxine sa tagal-tagalan niya bilang isang doktor, kabisado na talaga niya kung sino yung nagpapanggap lang na okay at saka hindi. Kaya nung nagdesisyon siya kay Diego na mauna na sila, ilabas na niya si B-Boy at siya ay tutulungan niya si Lucas at hindi nangako siya sa sarili niya na hindi siya lalabas hanggat hindi kasama si Lucas. So yun na nga, habang nagtitibag din ito si Diego sa may butas kasi natabunan nga tos dahil sa ginagawa nga doon ng bakho na kinakaykay. So, nakaantabay naman din doon sa may bungad yung mga Alpha Team at sa pangunguna ni Captain Moira. So, ito si Diego. Habang ito si Maxine ay nagtitibag ng gamit ang maso para nga mapuntahan niya yung kung saan doon si Lucas na kung saan natusok, is have to si Lucas nanghihina na talaga at marami na talagang dugo na tumatagas. Napansin niya yung isang pouch na maitim. So, yun yung talagang pinanggigilan o yun talaga yung sadya ni Captain, ni Manager Ed na pasukin nga yung kuweba kasi nga gawa ngayon doon sa Diamond. So, yun yung nalaman na talaga ni Lucas na yun pala talaga yung pakay ni Manager Ed yung Diamond. So, nanda kay Lucas na yun. Nilagay niya sa may, ano niya dito, sa may bulsa niya. So, yun nga, successful naman ito si Maxine at napuntahan, natibag nga niya yung bato at napuntahan talaga niya yung kinaroroonan ni Lucas at hindi na talaga makahindi si Lucas at nakita na talaga ni Maxine yung sitwasyon niya na may sugat siya sa ulo at may sugat sa ulo man, natusok pa sa may gilid. So, si B-Boy ngayon, successful naman na ilabas nila. So, yun nga, nag-conduct sila ng rescue talaga kasi tumawag na doon si Maxine na talagang kailangan nila mailigtas ng bilisan nilang pagligtas kay Lucas kasi si Lucas talaga is nasa in danger talaga siya. So yun, habang papunta pa yung mga Alpha Team at saka Wolf Team, is talagang sinisikap talaga ni Maxine na kausapin si Lucas para nga kasi si Lucas nanghihina na talaga siya kasi marami na talagang tumatagas sa kanya, nagbe-bleeding na siya. So habang nung kausap ni Maxine si Diego, is naputol yung linya, kaya natakot na ito si Maxine kasi baka nga hindi sila matuntun, pero sabi naman ni Diego ay ni Lucas, hindi sila pabayaan ng Team Alpha. So yun na nga, habang pumunta na doon si sila ni Team, kaya ni Diego, mga Team Alpha, Team Wolf, is talagang nire-rescue na nila si Big Boss. So yun na nga guys, natuntun nila kasi panay sigaw si Maxine. So natuntun talaga nila doon. Tapos ito si Maxine nag-iiyak na nawala siya sa focus kasi nga, di ba, nakita mo naman yung mahal mo kung paano naghihirap talaga, di ba? Kawawa si Big Boss talaga. So doon talaga napatunayan ni Maxine na mahal talaga niya si Lucas. Tapos yun na nga guys, nakalabas na nga ito si B-Boy at iyon nakita na yumakap na siya sa nanay niya at nakita sila at safe na talaga yung bata. So doon naman tayo Manager Ed, nagalit na talaga ito si General Defensor. Talagang pailan talaga ng kaso ito si Manager Ed. Gawa nga sa ginagawa nga niya. Talagang, tapos nung nakalabas si Diego, talagang muntik na niya sundukin ito si Manager Ed. Napigilan lang siya. Talagang nagagalit na talaga si Diego dahil kung hindi dahil sa kay Manager Ed, hindi malagay sa alanganin ang buhay ngayon ni Big Boss. So yun na nga guys, nagkandak na talaga sila ng rescue para rescuehin na nga talaga si Lucas, no? So nailigtas naman na pinauna nang dumating na yung si Diego doon sa may kuweba, sinabihan na ni Diego si Doc Maxine na mauna na siyang lumabas at sila na naman ang gagawa ng tungkulin nila at iligtas nila si Big Boss. So yun na nga guys, naka-ready na yung ospital na operahan kay Big Boss. Talagang habang inano pala ito si Big Boss, habang inano nila ni Diego, nawalan pala siya ng malay. So nung unang makarating doon si Maxine sa hospital nila doon sa may so ito ay nawalan talaga, parang nawala sa sarili si Maxine. Tapos nung nakita nila ng mga team medical na nakasunod na si Lucas na akay-akay nila, so sa nakalagay sa stretch anong tawag diyan. So yun nga is na parang nawala talaga siya sa so din yung pagod, stress na nangyari kay Lucas. So yun, sinabi niya na ready na ba yung operating room, operahan na nila.
So hindi na pinayagan si Maxine na siya mag-opera kay Lucas kasi wala na talaga siya sa sarili at kailangan na talaga niya magpahinga. So yun yung abangan natin sa Monday, guys, kung makaligtas talaga si Big Boss kasi nung kasi si Max, si Captain Moira ang nangunguna sa pag-oopera. So nung nakita ni Maxine doon sa may ano na ewan ko kung ano, so aabangan natin, guys, kung anong mangyayari, kung sino ba talaga ang magsisave sa buhay ni Big Boss, si Dr. Moira ba or si Doc Maxine. So yun yung abangan natin, guys. Doon naman sa kay Moira at saka kay Jigo, so yun, okay naman sila, walang problema sa kanila at handang talaga ipaglaban ni Jigo si Moira. Alright, so that's it for tonight, guys. Very very quick and update natin sa Descendants of the Sun. So thank you so much, guys. Happy weekend ahead and thank you so much, guys. Bye bye, guys. See you in my next vlog. Don't forget to subscribe my channel, guys. Bye bye, guys.